Move on to our candidate number 2. Hello, good evening. Kumusta ka? Okay lang po. Kinakabahan? Hindi naman. Hindi naman po. Okay, so I guess you're now ready. Yes po. Okay, mariposa, pasok! Dalawang beses, ha? Kung bibigyan ka ng pagkakataong makausap ang iyong sarili, ano ang iyong sasabihin? Kung bibigyan ka ng pagkakataong makausap ang iyong sarili, ano ang iyong sasabihin? Good evening, people of Poblacion. Kung makakausap ko man ang aking sarili, ay ang sasabihin ko ay manalig ka lamang sa Diyos at go with the flow lang, dahil alam kong kaya mo and kaya mong malagpasan lahat ng hirap ng buhay, anuman ang hamon na dumating sa iyo, ay kaya mong lagpasan ito. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 2. Let's now move on to our candidate number 3. Hello. Hello, good evening. You're so beautiful. Thank you so much, you too. So how are you feeling tonight? I'm fresh. Fresh, may namin pressure ka. Ay, ang lamig ng kamay. Why ka pa ba? Okay, so ready ka na? Yes, I'm ready. Okay. Mariposa, pasok! Ba't dapat nagsasayaw? Dapat naging ganun-ganun ka, oh. Bawasan nyo yung bayan dito, ha? Hindi sumusunod sa choreography. Saan ka na? Okay. Ito ang tanong mo. Ano ang iyong ginagawa para makatulong sa iyong komunidad? Ano ang iyong ginagawa para makatulong sa iyong komunidad? Okay, thank you so much for a wonderful question. Ano ba ang matutulong ko sa aking komunidad? Isa lamang po ang aking matutulong. Ay yung lumikha kami ng mga magagandang bagay na mga katulad ng mga LGBT. Katulad ngayon ng Pageant Night, marami kaming napasaya at maraming nag-enjoy. Kaya ngayong gabing ito, sana na-enjoy kayo at maraming salamat po. That's all. Thank you so much, candidate number 3. Let's now move on to our candidate number 4. Hi, shiny, shimmering, splendid. Good evening. Gutom na. Dahil ko at sala, ha? Pagpakaraon ka, hindi ka magkaraon. Hindi ako sana dyan ang kaon nun. Nasa ref. Nadali ka nagbumpay. Di nag-iital. Gutom ka na? Anong gusto mong unahin? Yung magtatanong ako muna sa'yo o kakain ka muna? Magtanong at umuwi na. Ah, magtanong umuwi na. So, dahil siya nag-expect na mangganas siya. Tapos niya na maghuli. No. Fight. Di baling gusto, gutom, basta panalo. Makakaon ka mapag-uli. Okay, tawagin na natin si Mariposa para maibsan ang iyong buto. Wala ba tayong pagtahintong yung ano dyan? Tugtog para kay Mariposa. Okay, here is your question. Ano ang pinakamahalagang bagay na gusto mong malaman ng ibang tao tungkol sa LGBTQI community? Ano ang pinakamahalagang bagay na gusto mong malaman ng ibang tao tungkol sa LGBTQI community? We are all unique individuals with our own stories, experiences, and identities. Kung sa iba, mali ang pagiging bakla, sa aming mga bakla, mali ang musga ng kapwa. Kami ay may puso at tapang. Tapang na hinaharap ang pagdidiskrimina, paglalait, paghuhusga at pagbabato ng masakit na salita galing sa iba. Ngunit kami ay may tiwala sa sarili. Tiwala sa sarili na kailanman hindi mawawala. Yun lamang po, maraming salamat.
Thank you so much for the wonderful answer. Okay, may I just remind everyone to please refrain from making any unnecessary noise while our candidates are answering. Para hindi po sila na-pressure masyado at hindi sila na nawawala sa wisyo. Okay, so let's come now to our next candidate, candidate number 5. Good evening. Oh, good evening, sir. So, would you mind? I don't mind. I would like to ask a barrel of water so that I can actually drink. Okay, a barrel of water. Can I have a barrel of water, please? Kunti lang po. Bilis sa inyo, nauhaw na si Ata. Okay, good night. Thank you so much. Okay. Okay. Good evening. Taga saan ka nga ulit? I'm actually from Lapinig. Okay. But my father is actually coming from Bulan, but my mother is actually native of Barangay Lapinig. And sabi ko, before, during this evening, I always believe that it is not actually the family name that I consider to be a real Magallanes, but it's actually the heart and the mind that I feel that I am a true Magallanes. Okay. Pero hindi pa yun yung tanong, ha? Okay, sige. Hindi pa yun yung sagot mo, di ba? Okay. Very confident. So I guess, ready ka nang sumagot? Tawagin na ulit natin si Mariposa. Hoy, bakla. Ano bang ito? Nagbubunay pa si Mariposa. Nakikipag-disisa ka doon sa backstage. Talagang babawasan yung bayan dito, ha? Bawasan yung TF niya. Tapos itagdag niyo sa akin. Yes, ko, Lord. Ano ang iyong mga hilig o mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Well, good evening, ladies and gentlemen. Each one of us has our own right to be happy at all times and in all aspects of life. As part of the LGBTQIA+, I'm actually an advocate of the HIV awareness program. And of course, through this, I could actually share the so-called SOGI bill. This SOGI bill, which stands for S for sexual, O for orientation, G for gender, I for identity, and E for expressions. We are all unique and we are all actually equal and fair to have this kind of rights and freedom. The right to the so-called education, the right to the so-called public services, the right to emotional stability, and the right for employment. Education, each one of us, we have the right to be educated and to choose what is the right course for us in order for us to help the people. Helping people and educating people will make me happy at all times because my ambition in life is to become a future educator. Secondly, it's of course the right to the so-called employment. After education, we're going to have the so-called success. The success enclaves of the so-called employment. Employment is working with humility, working without hurting anybody, in working with the purpose of loving and giving your help and your family. The third is public services. Each one of us should always be equal in having equal comfort rooms. One for the women, one for the male, and one for the LGBTQIA+, that really shows us equality among the community. The last is emotional stability. This emotional stability will actually give us to respect everyone. I am respecting you, so please respect me. Respecting you, loving you, and accepting you makes me so happy in my life. Because sabi ko nga, bilang isang bakla, tanggapin mo ang katotohanan na ikaw ay bakla ng maraya, malaya at masaya. Kasi pag hindi mo tinanggap ang iyong sarili, hindi kang magiging masaya kailanman. Tanggapin mo pa, tanggapin tayo ng lahat, magbahalan at sa inyong lahat, bago kayo umuwi sa gabing ito, mahalin nyo kami mga bakla. At kami po ay nagpapasalamat kasi kayo nandito, you are upholding, uplifting our sexuality, our identity as part of the LGBTQIA+. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Very well said. Thank you so much, candidate number 5. Let's now move on to our candidate number 6. See, a little red riding hood. Yeah. Kumusta ka? My heart is very kuan. Very kuan.
very ano. I'm fine and I'm grateful. Use your microphone. Hi! May starstruck ako. Ang ganda niya kasi. Ang ganda-ganda niya. Kidding. Okay, siya yung nag-Miss Keratin. Di ba? Tama ba ako? Kay Buhan. Kay Buhan. Papabakal mo malang ito. Guys, magbakal ka mo. Okay, so ready ka na? Yes, I am ready. Okay, tawagin na natin si Ate Mariposa. So, ang question mo ay, ano ang iyong mga plano sa hinaharap bilang isang miyembro ng LGBTQ? Your timer start now. Ako pala ang ma-answer. Comedy bar! Naging comedy bar tayo bigla. Ako dyan ay reading it or ako na lang? Ako na lang. Gusto mo? Airtime! Kasi ako masaya. Mas masaya ako kung makakasagot ka. Malungkot ka na lang. Okay, so here is your question. Ano ang iyong mga plano sa hinaharap bilang isang miyembro ng LGBTQIA+ community? Again, ano ang iyong mga plano sa hinaharap bilang isang miyembro ng LGBTQIA+ community? Thank you for that wonderful question. Hoy. Sa mga hindi po nakakaalam, simula pa po nang nag-umpisa ako maging sumali sa pageantry ng Miss Gay, I advocate po, ito po ang plano ko noon na ginagawa ko na ngayon. Ito po ay ang aking advocacy-a na sinabi ko po kanina na magkaroon ng pantay-pantay na pagtrato sa mga LGBTQIA+ community. Because, ulitin ko we gays are center of a judgmental society. If this my advocacy, simula ngayong gabi or nung sumasali ako, nagkakaroon na lang sila ng opinion or kaalaman kung paano nga ba tratuhin ng tama ang mga LGBTQ. Nang dahil doon sa aking advokasya, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa kahit hindi pa naman talaga laganap ang pagkakaisa sa mundo. Dahil nagkakaroon ng hindi pantay-pantay ng pagkakunawaan, nagsisimula sa mga LGBTQ membro mismo. Kaya ngayon, sinasabihan ko rin kayo na magkaroon tayo ng pagtay-pantay na pagtingin sa ating lahat. And that would be all. Thank you so much! Okay, thank you so much, candidate number 6. At pinangaralan pa kayo. Pinasaya mo ako kasi nakasagot ka. Let's come now to our candidate number 7. Hello! You're so beautiful. Thank you so much. You're welcome. Dito ka. Ayan, kinakabahan ka ba? Hindi naman. Medyo. Okay. So para matapos na yung kaba mo, magtanungan na tayo. Mariposa, paso. Ay, yung kapatid na pala, Maria, paso. Oh, asa yung dance? Oh, ayun. Ay, nagunong ka ka sister and mo, girl. Okay, here is your question. Ano ang pinakamahalagang bagay na natutunan mo mula sa iyong pamilya na nagamit mo sa iyong paglalakbay bilang isang gay? Ano ang pinakamahalagang bagay na natutunan mo mula sa iyong pamilya na nagamit mo sa iyong paglalakbay bilang isang gay? Ano ang pinakamahalagang bagay na natutunan mo mula sa iyong pamilya na nagamit mo sa iyong paglalakbay bilang isang gay?
bilang isang member ng LGBT, ang natutunan ko sa aking pamilya ay ang pagrespeto sa bawat isa. Bakit? Ang pagrespeto ay napakahalagang bagay sa bawat isa upang ipamalas natin sa ating miyembro LGBT. Thank you so much, candidate number 7. Let's come now to our candidate number 8. Ayan. Hello. Hello. Ang tapang naman ang mata mo. Nakakatakot ka. Alam kong ganito yung makakasalubong ko na gabi. Sasalubungin ko, syempre. Kinakabahan ka? Hindi naman. Pero kinakabahan ka? Ano, ipagpabukas na lang natin to? Pagbukas na lang ito tatanong eh. Una, push. Okay, push. Tawagin na natin ulit si Maria. Ayan. Okay, ito yung tanong mo. Kumusta ang suporta ng iyong pamilya at mga kaibigan sa iyong pagiging gay? Kumusta ang suporta ng iyong pamilya at mga kaibigan sa iyong pagiging gay? Thank you for that wonderful question. Ladies and gentlemen, ang nailatag po sa akin na katanungan ay kung kamusta daw po ang suporta ng aking pamilya at ng aking mga kaibigan sa aking pagiging bakla. Simple lamang po, ladies and gentlemen, ayos po ang pagsusuporta ng aking pamilya sa aking pagiging bakla. Bakit ko daw po nasabi, ladies and gentlemen? Suportado nila ako sa gusto kong gawin, basta't sa aking ikabubuti at sa ikakasaya ng aking sarili. Ladies and gentlemen, lagi po nating pakakatandaan, sa pamilya nagsisimula ang bawat suporta ng na kung saan nararapat na makuha natin o matanggap. Lagi po nating pakakatandaan, ladies and gentlemen, ang pagsuporta ng kaibigan at pamilya ay di matatapatan ng kahit anong material na bagay. Yun lamang po at maraming salamat. Very well said. Thank you so much, candidate number 8. Let's come now to our candidate number 9. Wow, the lady in beeps. Hello, good evening, candidate number 9. Kumusta ka? Hello, good evening. I'm very okay. My heart is overflowing with gratitude because I'm here standing in front of you to represent the Barangay Bihia, and I'm so happy and fresh. Okay, so you're from Barangay Bihia. Okay. So are you now ready for the question? Definitely. Okay, so let's have Maria. Here is your question. Maari mo bang ibahagi ang isang karanasan kung saan kinailangan mong ipaglaban ang iyong paniniwala? Wow! Maari mo bang ibahagi ang isang karanasan kung saan kailangan mong ipaglaban ang iyong paniniwala? Wow! Ladies and gentlemen, nowadays, discrimination is very rampant nowadays. Regardless of my gender identity, we experience a lot of discrimination as we part of our society. I want to say to people that can lead that discrimination affects mental health. And I would say something or address something that you think is not okay or it could affect someone's feeling, better keep it to your mind. Because having an empathy is very important. Why? Because always remember that we can do to do will definitely bounce back us. Thank you. Okay, very well said. Thank you so much, candidate number 9. Let's come down to our candidate number 10, the lady in black. Hello, good evening. You look so beautiful. Good evening to all, sir, and to all people. Kumusta ka naman? Excuse me, okay lang po ba lahat dyan? Medyo naiinginit na po kami. Again, please refer
refrain from making any unnecessary noise habang nagtatanong po tayo or sumasagot yung ating mga candidates para hindi po tayo, hindi po sila na-mental block. Kasi hindi biro yung pressure na nararamdaman nila habang nandito sa tablado ngayon. Okay, so ready ka na? Okay, so let's have fun. So ito po ang iyong tanong. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa iyong karanasan bilang isang gay? Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa iyong karanasan bilang isang gay? Thank you for wonderful question. Ang sagot ko lamang dyan ay yung magpakatotoo ka sa sarili mo. Dahil I believe, ladies and gentlemen, napakasarap maging totoo sa iyong sarili. Dahil doon mo makikita, at doon mo makikita na dapat ka munang respektuhin ang iba, respektuhin mo muna ang sarili mo, ipakita mo kung sino ka ba talaga dito sa mundo, dahil ikaw ay nilikha ng buong may kapal na dapat respektuhin, mahalin at tanggapin. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 10. So now let us have our candidate number 11. Good evening, candidate number 11. Good evening, sir. How are you feeling tonight? I'm feeling nervous today, sir. Okay, kinakabahan ka? Yeah, it's normal. Yes, it's normal, actually. It's normal. Hindi biro yung pressure na nararamdaman nyo pag nandito sa stage. Okay? So, ready ka na? Yes. Okay. You may now pick your question. Excellent lady in siya, no? So ito ang iyong katanungan. Ano ang iyong mensahe sa mga kabataang gay na nangangailangan ng inspirasyon at gabay? Ano ang iyong mensahe sa mga kabataang gay na nangangailangan ng inspirasyon at gabay? Okay, ladies and gentlemen, ang tanong nga ay, ano daw ang mensahe ko sa mga kabataan gay na nangangailangan ng inspirasyon at gabay? Okay, ang masasabi ko lamang sa mga bata, kayo ay maging isang marangal at maging respeto para ang iyong mga inspirasyon, kagaya namin mga gay, ay matuto kayo habang kayo ay bata pa lamang. Ladies and gentlemen, na kapag kami ay naging inspirasyon nyo, kapag kayo ay lumalaki na, mas marami kayong matutunan sa amin. Because I believe, ladies and gentlemen, iba na ngayon ang panahon ng dati noon. Ngayon ay puro negatibong epekto na ang naranasan natin. Puro negatibong epekto na ang pumapasok sa ating komunidad. Kailangan habang bata ka pa lamang, meron ka ng responsibilidad at meron ka ng respeto sa sarili mo para paglaki mo ay ikaw ay maging isang marangal at may respeto. Ayun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 11. We are now down to our last contestant. Our contestant number 12. I'm just distracted of this. You're so beautiful. Tagasan ka naman eh. Pero kasi Ilang taong ka na? Pero kasi mamakamod ka. Is this your first time joining in this kind of competition? Ooh, fresh. So, ready ka na? Kinakabang pa? Ready na. Okay. Maria, pasok. Oo, ilang ang hikaw. May burak pa. Then this one. Gini. May burak pa. So ito ang iyong katanungan. Ano ang iyong pangarap sa buhay at ano ang ginagawa mo para maabot ito? Ano ang iyong pangarap sa buhay at ano ang ginagawa mo para maabot ito? Thank you po. Maglagay ng headphones.
Ang pangarap ko po ay maging isang guro para po makatulong sa mga kabataan o sa kapwa na nangangailangan ng pag-aaral. Para maabot ko po ito, ang gagawin ko po ay kilos, gawa, at panalangin sa may kapal. Yan lamang po. Maraming salamat. Thank you so much for that short but concise answer. So there you have it, my dear ladies and gentlemen, we've witnessed.